Welcome po sa Masarap Channel. So ngayon po ay mag-walking tour lang po tayo or walking vlog. Ito po yung shortcut papunta ng Binondo o Ongpin. So kung galing po kayo ng Lucky Chinatown, pasok lang po kayo sa street na yon at ito sa Alvarado. And then tatawid po kayo nitong Hongbon Bridge. Pagbaba nyo po ng Hongbon Bridge, isa po sa mga sikat na food tripan o kilalang kinakainan dito ng mga turista o dayo o ng mga first timer ay yung eto na po, ang unang stop po natin ay yung Dongbei Dumplings. Yan. Pero bago po nyan, sa weekends may nagtitinda po dyan ng kape-kape. So kung mahilig po kayong magkape, meron po dyan sa unan. Pero syempre kung sa Chinese food po na dinadayo rito o pinupuntan, eto po yung unang stop na pwede nyong gawin o pwede nyo pong puntaan yung Dongbei Dumplings. So ang presyo po nyan ay 200 pesos, 14 pieces kung di po ako nagkakamali. Mas masarap po siya na kinakain po ng bagong luto yung pagkabigay sa inyo. And then, yung second stop po natin, dito lang rin po, kakanan po kayo. Yung second stop po, itong Tasty Dumplings. So, ang produkto po na sikat dito o yung kinakain, yung malaking pork chop po nila. So, hindi ko na lang po alam yung presyo. Pero ito po, papakita ko sa inyo saglit yung menu. So, i-pause nyo na lang po para makita nyo. Pero pinakasikat po dyan yung pork chop po nila na malaki. Tapos, kung katoliko naman po kayo o Roman Catholic, pwede po kayong bumisita rin saglit dito sa may Binondo Church. So dire-diretso lang po yan, nasa aliwang side po siya ng Tasty Dumpling. So kung ayaw nyo po munang bumisita saglit dyan, susunod na po yung pang third stop po natin, yung pang ano ba, yung pangatlong pwede nyong puntahan o bisitahin dito para sa mga first timer o yung mga turista. So, nandito na po tayo sa pangatlong stop po natin. So, bali, ito na po yung Ongpin. Kung gusto nyo po mag-check-in dito, meron pong Ramada Hotel dito kung may budget po kayo. Tapos, kailera po nyan yung Ingbite na building. So, nandito rin po sa gilid nila, ng sa tapat po ng building nila, yung Binondo Bites. Yung sikat po ngayon sa TikTok o sa Facebook o dito rin po sa YouTube yung pinipilahan ko na Xiaolong Bao. So kung di po ako nagkakamali, Friday, Saturday, Sunday siya o Saturday, Sunday lang. So ayan po ang building po ng Ingbiting. At syempre pwede po kayong mamili dyan ng pangpasalubong nyo po sa pamilya nyo o kayo po pang merienda nyo. So kahilera rin po nyan, dire-diretso lang po tayo. Sila rin po yung may-ari nitong next stop po natin, yung Chuan Ki. Yan, yung Chuan Ki Resto. Sila rin po may-ari yan. Medyo mahaba nga lang po yung pila dyan. So, tiyaga-tiyaga lang po. Kung ayaw nyo naman po ng medyo mahabang pila, pwede naman po kayo dun sa taas niya na kainan din. So, sila rin po yung may-ari, yung mezzanine. So, kung natatagal lang po kayo sa pila ng Chuan Ki, pwede po kayo sa taas sa mesa nila. Sila rin po yung may-ari niya.
Tapos, tawid lang po tayo sa kabilang side, dire-diretso. Isa rin po sa sikat na binibilhan dito, yung ano, yung egg tart ng Lord's Toe. So, isa rin yun sa madalas na napi-picture na sa TikTok, sa YouTube, dito sa Facebook, yung egg tart nga po. And then, katabi po nun, may tindahan din naman po yung Mr. Obe na engbitin din naman po yung may-ari. Yan. So, ito pong pinapakita ko sa inyo is para hindi po kayo pa, ano ba tawag dito, hiwa-hiwalay. Kumbaga, isang diretsyong way lang. Hindi naman literal na diretsyo. Kumbaga, hindi po bungi-bungi yung pag-explore nyo nung kainan dito. At syempre, yung famous po na signage. Yan. Tapos po nun, diretso lang po ng kaunti. May tatawid po kayo dyan sa maliit na bridge. Nasa kanan na side po. Papunta naman po yan ng estero. So, literal po na nasa gilid po kasi siya ng estero. Kaya estero po yung bansag dyan o yung tawag dyan sa lugar na yan. So, mga po siya eh, paluto siya. So, pagkatapos po dyan, sa estero na yan, nandun po yung sa kanan na hindi na po natin dinaanan, mamaya po natin dadaanan. So, dito naman po, papunta po ng yung sa Salazar Street, nandito naman po yung Veggie Select. So, yan naman po yung medyo, rin ngayon, yung sikat na sikat at pinipilahan po ngayon yung Veggie Select. Yung skewers nila dyan, tsaka yung sugar cane. Yan po yung madalas na, yan talagang pinipilahan po ngayon. So, tsaga-tsaga lang po kayo. Kita nyo naman po, medyo mahaba-haba po yung pila. So, yun lang po mga karap. Binigyan ko lang po kayo ng idea paano pong i-navigate itong binondoong pin nang hindi po bungi-bungi yung pag-explore o yung pagpo-food trip nyo. Kaya sana paki-like naman po ng video na ito, pa-share, at subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Masarap Channel. Yun lang po, ingat po kayong lahat at advance, Happy Chinese New Year! Kyung Hee Wat Sai. Kung Hee Pat Choy. Ingat! So, ito na po yung part 2 ng ating Binondo walking tour o walking vlog. Kung may budget po kayo, tulad po nung nakita nyo kanina, pwede po kayo sa President. So, syempre, medyo pricey po yung pagkain doon. Pero solid naman po at masarap. So, kung PDT mode po kayo, ito po yung isa sa pwede nyong puntahan, itong estero. So, nabanggit ko na po yan kanina doon sa part 1 po ng vlog ko, pero hindi ko lang po naipakita. So, ngayon ipapakita ko po sa inyo ngayon yung estero. So, nasa kanang side po siya, tapos bababa po kayo. Ilang tindahan po yung may paluto dyan, pero yung masasabi kong medyo sikat po ay yung LGA. So, puro Chinese food din po yung mga kain nyo rito, mga paluto po yan. Hindi ko lang po alam yung mga price range po nila. So, yun, nasa bandang dulo po yung LGA. Tapos, pagkatapos po natin sa stero, yung susunod po natin pupuntahan, malapit lang rin po. Again, ito pong vlog na ito ay hindi po para ako kumain, kundi para bigyan ko po kayo ng idea para matawag dito. Dire-diretso po yung pagpo-food trip nyo, hindi yung bungi-bungi. So, pagkatapos po sa stero, ito pong Salazar yung pwede nyo puntahan. Yan po sa Salazar, mas gusto ko po yung Hopia dyan kesa po sa Engbiten. So, masarap po yung Hopia dyan and then yung
kutsay pie, yung asado roll, chicken pie. And then kung exotics naman yung gusto nyo matikman, ito pong Four Seasons. Katapat lang po yan ng Salazar. Ayan. Tapos nyan, dire-diretso lang po, tatawid po tayo sa kabilang street o sa kabilang side. So, dalawa po yung pwede nyo pong mapuntahan doon. So, for sure, medyo pinipilahan din po ito. So, yung una dyan, pagka tawid nyo po sa kabilang side yung the original Shanghai Fried Shaopao. So, 35 pesos po ang isa dyan. Kahit medyo mahaba po yung pila, mabilis naman po siya dahil abot lang po ng abot ng Shaopao. Pero matatagalan lang po kung magkakataon hindi pa po luto yung Shaopao. So, ito pong naabutan ko. Actually, bumili ako bago po mag-video. Nasa mga 2 minutes lang naman po yata yung inantay ko. Basta less than 5 minutes kung di po ako nagkakamali. So, ayan po. Makikita nyo naman po yung signage nila, yung the original Shanghai Fried Shaopao. So, nung bata pa po ako, kung di po ako nagkakamali, nasa 11 pesos lang po yan. O 13 pesos lang po ang isa. So, ngayon, 35 pesos na po siya. Ayan. At medyo syempre, lumit ng konti at kumonti yung palaman. And hindi naman maiwasan yung kahit sa ibang sikat din na restaurant o produkto. Ano, minsan, over the years, nagbabago yung quality nila. Pagkatapos po natin dun sa Shanghai Fried Shaopao, itong Osikyun. Tama ba yung pronunciation ko? Yung pagkakabanggit ko. So yun, ang pinipila naman po dito, yung buchi. Ay, buchi. Yung ano pala, bicho-bicho. Sorry po. Bicho-bicho po yung pinipilahan dito. Yan, makikita nyo naman po na fresh pong niluluto. Mas maganda pong kunin nyo yung bagong luto. May times po kasi na yung luto na yung ano yun, nandyan eh. Kumbaga, nakatengga na siguro ng ilang minuto o baka ilang oras. So, mas maganda po ang ipakuha nyo kay kuya yung bagong luto nila. Yan yung kakahango pa lang sa mantika. Yan. So, hindi naman po siya masyadong mahal. At kung okay lang naman sa inyong kumain ng tinapay at medyo matamis, yan, pwede po. So, yun, binalikan ko lang po uli itong Shanghai Fried Shaopao. At hindi lang naman po Shaopao yung mabibili dyan. Meron pa po silang ibang produkto. Pero, syempre, ang number one na produkto po nila, yung Fried Shaopao po nila. Excuse me po. Ayan, medyo mahaba po yung pila. Pero, mabilis lang naman po. So, pagkatapos po nyan, ay pabalik po tayo sa may Salazar Street. Tapos, may lilikuan po tayo doon sa Huayin naman po tayo. So, ito, isa rin po ito sa sikat na kinakainan dito, yung Huayin. Yan. Medyo hindi lang po mag-ano doon sa camera ko dahil may ilaw. Pagkatapos po ng Huayin, meron pa po isang kainan dito na ano eh, masarap po yung oyster cake dyan eh. Hindi ko lang po nakuha yung pangalan pero kasi nakasama ko po sa video dito yung oyster cake nila, na feature na rin po ito sa isang vlog. So masarap yung oyster cake nila dyan, tsaka yung parang halo yata o. Tapos pagkatapos po nun, yung sumisikat din po ngayon na Wonky Bakery, dahil po dun sa special jumbo shaopao nila. Yan. May 215 po yata yung special jumbo shaopao nila. Yan, medyo sikat po yan. At medyo sulit po para sa presyo niya. Mas preferred ko po yung bola-bola para sa asado. Anyway, kanya-kanya naman po tayo ng preference. So, mas gusto ko po yung bola-bola. So, pagkatapos po nito, tatawid po tayo ng kabilang ano lang, konting kanto, umalik na kanto. Eh, papunta naman po tayo sa yung isa sa mga sikat din dito. Ayan, ito yung sinasabi ko po sa inyo, yung oyster cake. Masarap po dyan, yan. Okay, sa susunod po ng kanto, yung Masuki.
So kung di po ako nagkakamali, dito po yung original na pwesto ng Mamunlo. Kasi kamag-anak po sila o magkapatid o o anak yung isa. So kaya po halos si isa yung itsura nila, halos si isa yung amoy. Ganon. So related po sila sa isa't isa, yung Mamunlo at Masuri. Kung di po ako nagkakamali, ito po yung original na pwesto ng Mamunlo. Tapos in-acquire na siya ng Masuki. Ayan. So halos magkamag-anak po yata yun, o mag-ina o mag-ama. Basta ganun po yung history sa pagkakatanda ko. Pero ngayon po yung dati po may Mamunlo din sa Quiapo, kaso wala na po. Ang pagkakaalam ko po na Mamunlo na lang na nag-exist yung sa Banawe po. Yung Banawe na Mamunlo yung branch nila doon. So ito po yung Masuki dito po sa Ongpin. Pero meron rin naman pong Masuki sa Laki Chinatown Mall. Kung hindi nyo po ito makita at di po kayo familiar dito, pwede naman po kayo sa Masuki sa Laki Chinatown Mall. So pinakita ko lang po sa inyo. Siyempre mas maganda rito. Iba yung vibes. Medyo luma yung vibes niya, diba? Old school, kumbaga. Vintage look, diba? So yun lang po mga karap, sana nagustuhan nyo po itong video na ito para magkaroon lang po kayo ng idea kung paano po mag stroll dito sa Ongpin area, lalo't malapit na po ang Chinese New Year. So yun lang po, palike naman po nito, share at subscribe na po. Masarap Channel.